si Sara Saiz kasama si Alex Santos. Maghahatid sa inyo ng mga eksplosibo at eksklusibong mga balita at panayam sa mga taong may alam sa mga kontrobersyal na issue na siyang magliliwanag sa mga mahalagang usapin. Kaya tutok lang sa IC Sara Saiz. Dahil rito, ikaw ay tiyak na magiging wais. I see. Oh, good morning Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. Impunto alas 6 na po na umaga sa umagang ng Webes. Thursday morning, kumusta na po August 19, 2021? Uy, August 19, birthday po ni ano, no? Birthday po ni Manuel Luis Quezon. Kaya sa buong lungsod ng Quezon dito po sa amin ay special non-working holiday, no? Batay po yan sa, may batas po yan, batas sa RA 6741, if I'm not mistaken, no? Tama, dinideklara po ang birth anniversary po ni dating Pangulong Manuel L. Quezon, August 19, always August 19, holiday po yan. Hindi lamang po dito sa lungsod ng Quezon, kundi maging sa lalawigan po ng Quezon, dyan sa mga kababayan natin sa Southern Tagalog Region, at maging dyan po sa Aurora Province. Holiday rin po dyan sa inyo. Ha? Special non-working nga lang. Ano ibig sabihin pag special non-working holiday? Ibig sabihin po niyan, yung pong mga manggagawa ay wala hong matatanggap na, na bayad unless kayo po ay papasok. Kung kayo po ipapasok, kayo po ay makakatanggap po ng 30% po sa inyo pong sweldo. So, yan po ah. Yan ang ibig sabihin po ng special non-working holiday. So, sa mga taga QC, kung papasok ka, aba, meron kang dagdag na 30%. Pero kung wala ka namang, ano, wala ka namang planong pumasok, wala kang tatanggapin. Ibig sabihin parang no work, no pay. Diba? Ika nga. So yun po, ah, holiday po ngayon na sa Quezon City. So special non-working holiday po ngayon. Tandaan po natin o yan. Anyway, bukod po sa ating pong pag-uusapan, dito po sa nangyari po ngayon po sa Department of Health, ito malaki pong usapin talaga. Ito pong sa pag-flag down po ng ating Commission on Audit with regards po sa perang laan para sa COVID-19 response sa ating pong pamalan, especially nakatuon po yung budget na yan dyan po sa Department of Health. Kaya ang ating pong kagawaran po ng kalusugan nasa parang microscope po ngayon. Tinitingnan nun sila. Ano ba? Totoo ba yung sinasabi ng COA? Totoo ba yung mga pag-flagging sa kanila? Dahil nga daw ho, hindi masuri kung yung bang perang laan sa kanila, yan po ba'y nagastos po ba ng tama? Yan po ba ay na-utilize ng tama? Yan po ba ay nailaan sa tama pong purpose? Ha? Purpose po para sa mga benepisyo na di pong healthcare workers. Yan naman talagang pinaka-importante, no? Siguro sa panahon po ng pandemya, yung pong pera na benepisyo na laan para sa ating pong mga healthcare workers, dapat naman talagang ibigay. Ha? Lagi ho natin binibigkas, lagi ho natin binabanggit na ating po mga healthcare workers ay talaga mga tunay na ating po mga bayani. Pero, hindi naman sila inaalagaan. Ha? So, siguro, yan rin dapat siguro tignan ho natin. Kaya si Secretary Duque, nung siya po ay inimbitahan sa mga pagdinig po ng ating pong kongreso, madalas naman po yan, no? Lagi hong, pag meron silang mga naririnig, pag meron po mga naririnig ang ating mga mabatas na may usapin ng irregularities, may mga umano'y mga sinasabi ang mga ahensya ng pamalan, especially po to constitutional body po itong COA, nasasabihin na, oy, meron kayong mga, may mga milagro kayong ginagawa dyan, ha? Ito, nasilip namin sa COA. Ha? Pero hindi naman po ito bago, ha? Tandaan natin, ito pong COA, madalas na po nilang ginagawa ho yan. Kapag meron po sila mga napapansin po mga irregularities, may mga discrepancies, may mga deficiencies, lagi na ho nilang sinasabi ho yan. Pero, wala naman nangyayari. Balikan ho natin, mga nagdaan pong administrasyon.
Oy, huwag na ho tayo magmaangan pa ho dito. Mga nagdaan pong administrasyon, hindi lamang po administrasyon po ni Duterte. Baka akala ho ninyo, atin pong sinasalag. Ito pong nangyayari po ngayon sa Duterte administration. Hindi ho. Ha? Kung meron nangyayari pong anumalya ngayon, pwede mo natin banatan. Pero problema, sa COA ho, sa mga nagdaan pong administrasyon, meron rin kayong mga nasilip noon po. Ano nangyari? Di ba wala? Oh. Bakit nyo naman kayo, ngayon po, kung lahat ng kasalanan ho ng buong mundo itinatapon ho ninyo sa panahon po ni Pangulong Duterte? Nako, huwag ho kayong masyado hong aligaga sa mga pinagsasabi ninyo o yung mga magbibigay ng aligasyon or batikos sa kasulukuyang pag-administrasyon. Balik-balikan ho natin yung mga nakaraan po. Di ba ang dami ho mga nasilip rin po, mga kalokohan rin po sa mga iba't iba po mga departamento, mga kagawaran po natin. Bakit di ngayon lang ho kayo nagsasalita ngayon? Ha? Ang tanong ho natin, di ba nasilip rin po ninyo yung mga nangyari po, mga kalokohan nung panahon po ni President Aquino, panahon po ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, panahon ni Estrada. Siguro balikan ho natin mga noon po ang mga administrasyon. Ay bakit ngayon po kayo nagsasalita ngayon? Pero wala rin po nangyari. Ha? Siguro sabihin niyo, ay hindi, na-explain po nila yan. Na-explain po nila ng mabuti. Dapat rin ganun rin po kayo. Antayin nyo rin po mag-explain po ang kasulukuyan pong administrasyon. Kung talagang meron pong problema. Sa inyo kasi, pag itong panahon nito, nakita ninyo, eto, mukhang nasilip na naman. Alam nyo naman, panahon ng eleksyon. No? Mukhang dito ninyo huhugutin ang inyong pong banat, no? Para bilugin ang utak na naman po natin pong mga botante, para hindi ninyo iboboto po kung sino po ang itataas ang kamay po nito pong kasulukuyan pong administrasyon. Nako, nakita ko na po yan. Matagal na pong istilo. Ay nako, hindi po magiging ano po yan. Hindi po magiging epektibo po yan. Dahil nga, nangyari na po yan. Nangyari na po yan. At wala rin pong kahinatnan kung ano pong nagiging pong findings po ng COA. Ha? Findings po yan. At meron po akong pagkakataon po ang ating pong Secretary Duque na magpaliwanag. Ha? Kailangan po, Secretary Duque, ay yung paliwanag, dapat malinaw ho dito. Ha? Hindi po yung idadaan po ninyo sa pag-iiyak, ha? Yung pagbugso ng damdamin. No, natunghayan ko po ito. Gusto ko lang pong panoorin ho ninyo at panoorin po natin. Ito pong naging reaksyon ni Secretary Duque, ha? Dito sa aligasyon po ngayon ng COA at ng batikos ng ilang pong mga kababayan natin sa kanila, sa DOH. Talagang masasabi ho natin na parang stress na stress na si Secretary Duque. Pakinggan po natin, ha? May nararamdaman ninyo kami, eh. May nararamdaman ninyo ang dagan ng DOH. May nararamdaman ninyo ang lahat ng mga kasama ko dito. Hindi kami makaharap sa mga tao dahil lahat. Ang dami-daming sinasabi, ang dami-daming paratang. Wala pa rin akong tulog. Ilang gabi na po ito. But then, this is really unfair, unjust. Yun, yun po ang naging tugon ni Secretary Duque, no? Siguro, very stressful na siguro po ang kanyang pong buhay. Lalo't nasa balikat po niya ang problema ho ng pandemya, no? Ito pong ating pong kinakaharap po nating krisis sa COVID-19. So, siguro ramdam natin siya. Pero Secretary, bukod to sa pinalabas ho ninyo, inyong pong damdamin, siguro ang gusto lang ho ng taong bayan, i-explain na ho ninyo yan. Malulusutan ho ninyo yan. Ha? Basta't malinaw lamang ho kung saan ninyo nailagay po itong 67 billion pesos na ito. Dahil malaking halaga po yan, eh. Ang inaano ko lang po dito, ang pinupunteriya ko dito ho, yung pong perang laan para sa ating pong mga tawag nito, mga healthcare workers. Kung hindi po talaga naibigay po ito, medyo sasama rin po loob ko, Secretary Duque. Ha? Maaring hindi ikaw nag-remiso dito sa problema nito. Maaring mga tauhan po, baka siguro paki-explain, ha? Kaya mamaya po inimbitahan po natin ang presidente ho ng Private Hospitals Association of the Philippines, ang PHAPI,
Dahil nga po, gusto natin malaman dahil ang lagi pong rason ng Department of Health na ibigay na daw ho ang perang laan para sa kanila. Yung benepisyo, yung special risk allowance, yung SRA na yan. Pero sabi, hindi naman daw lahat daw nakakatanggap nito dahil nga, ang batay ho sa batas, ang batas ay nakasaad ho doon. Ang bibigyan lamang po ng SRA ay yung malang mga tao pong meron pong direct contact po sa mga COVID-19 patients. Eh, pero ang problema ho, hindi mo na siguro ho maiisip na kung ikaw po yung healthcare workers, either humarap ka minsan at panandalian or siguro twice ka lang humarap sa isa pong pasyente. Dahil lahat naman po tayo, lahat ng healthcare workers po ay natatawag po sa ganun pong mga sitwasyon. So, hindi all the time. Pero dapat po, ni lahat siguro no, sa batas. Dahil tingnan natin ang bayanihan, ano, the bayanihan 2. Under the law, health workers who fall ill, iba po to. Ito po yung may sakit po. Ang mga katanggap po, 15,000 for mild cases at 100,000 naman po sa severe cases. In case of death, ang pamilya po yung makatanggap po ng 1 million pesos mula po sa gobyerno. Yan po yung isa po sa mga provisions po ng batas. Pero ang isa po sa dapat po natin linawin dito, doon po sa mga makakatanggap po ng special risk allowance. Dahil nga ho, ang buhay ng isa pong healthcare workers ay nasa bingit po ng alanganin. No? Dahil nga ho, alam natin na very ano po yan, na very critical ang buhay ho nila. Dahil nga, masasabi natin dahil harap po nila mga pasyente, no? Pero yun nga lang, at ang sabi ho ng DOH, eh dapat daw po dumadaan po yan sa itong tinatawag ho nila, no? Yung validation. Validation kung kayo talaga ba ho ay nakapag-duty po at kayo po ay ang harap po ninyo, mga COVID-19 patients. So mamaya, tanungin ho natin ang PHP mula po kay Dr. Rene De Grano kung paano ho ba ang ginagawa ho nilang validation at paano nila ito na isusumiti ho sa Department of Health para mailaan po ang SRA doon po sa tamang tao. Tanungin nyo natin. At the same time, inibitahan rin po natin ang Philippine Nurses United. Ang Philippine Nurses United sa pangunguna ho ng kanila pong Secretary General, walang iba kundi si Jocelyn. Jocelyn Andamo. Makakausap po natin sa mamaya para alamin nyo natin na ilan na ba sa mga nurses po natin ang nakatanggap po ng SRA. Sabi nga ho niya, doon po sa hearing, may ilan daw ho na talagang may direct contact po sa COVID-19 patients, pero hindi daw ho nakatanggap. Eh bakit ganun? Paano ho bang sistema? So, tingnan ho natin ang side ho ng mga nurses at side ho ng mga ospital. Dahil nga, pag sinabi hong validation, it's the medical center chiefs ang meron daw hong responsibilidad para ibigay po yung listahan kung sino talaga po yung kanila po mga staff po dyan na nakakaharap po ang mga COVID-19 patients. Those with in contact with o nag-aalaga ho sa ating po mga pasyenteng with COVID ang siya lamang daw makakatanggap po ng SRA. So yan po ang ating po linawin sa araw po na ito. Okay, so mamaya po ay inaantay lang ho natin. Siguro in a matter of minutes ay nandiyan na po si nandiyan na po si nadali, tingnan natin kung nagano na ba. Nandiyan na ba? Wala pa. Sige. So, abangan natin mamaya po ang paliwanag po ng dalawa po nating inimbitahan with regards po dito sa issue po ng DOH. Dahil nga ho, ang sinasabi pong laan na budget po para ho sa SRA, yung benefits po ng ating po mga healthcare workers, ay medyo malaki-laki pala, no? Ha? Malaki po ang nakalaan po sa kanila. If I'm not mistaken, nasa 11 billion yung yata, no? Ito, 11.9 billion pesos unused risk allowance, hazard pay para ho sa ating po mga healthcare workers dito. So malaking halaga po yan. Ito po yung mga deficiencies na nasilip po ng ating pong COA, Commission on Audit. Yung mga sinasabing unused and misuse umano na budget po ng ating pong pamalan. Okay, nandito na ho. Huwag natin po patagalin. Nasa linya ngayon po, walang iba kundi si Dr. Jose Rene De Grano, ang Pangulo po ng Private Hospitals Association of the Philippines. Good afternoon po, Doc. Alex Santos po. Okay. Magandang umaga, Alex Santos. Alex po. Opo, Alex. Opo.
Opo, Doc, kayo po ba'y naka-attend ba sa hearing po ng Senado with regards po dito sa issue po ng pag-flag down po ng nakita ko ng COA, ito po ng DOH? Opo? Opo, naka-attend ako. Yung nga lang maaga akong umalis, mga 4 o'clock ay umalis na ako. Pero yung pong simula po lang alas 11 yun ng umaga, umattend ako. Opo. Okay, Doc, ang sinasabi ho ni Secretary Duque, I don't know kung kayo po ay sumasang-ayon po sa kanya, ang sinasabi ho niya, kaya daw ho, ang ilan daw ho ay hindi nakatanggap, may ilan nakatanggap ng SRA, yung Special Risk Allowance, dahil nga ho, mayroon pong idinadaan po tong validation sa mga medical center chiefs. So, can you vouch for that? Tama po ba ang ginagawa ho ba? Ay, yun po ang ginagawa nilang proseso. Pero yun okay. Po naman, bago mag-apply ang mga ospital, whether government or private, yung pong mga schedule na sinasabi nila ng mga healthcare workers, sinecertify na po yan ng chief of hospital, ng medical director, ng administrator. At aside from that, meron pa pong memorandum of agreement na pinipirmahan sila. Yun po, pagkasubmit po ng requirements na yon, dapat ibibigay na po yon sa mga ospital. Okay. Hello. Pero yung po bang validation na yan ay na-double check mo ninyo? Baka meron ho ilan po sa mga healthcare workers po ninyo ang hindi po nakakatanggap po. Baka sila po ay in direct contact with the COVID-19 patients pero hindi po yan na-validate po ng inyo po mga chiefs. Yung pong mga talagang kine-check yan ng kasi binibase po nila yan doon sa schedule mismo nung mga tauhan ng bawat ospital. Binibase po nila yan, binabalidate na bago nila submit yan. Kaya yun po nga, kaya nga may po certification yan, ibig sabihin responsibilidad po yan nung nag-sign na ibig sabihin may ganun. Yung sinubmit nila ay tama. Yun po ang assumption dyan. Opo. Okay. Pero bakit meron pa rin daw hong ilan na hindi daw nakatanggap po ng SRA po, Doc Jose? Yun nga po eh. Para yun ang pinagtalunan din sa hearing kahapon. Sinasabi nila, halimbawa, ito lang mga directly in contact daw ang bibigyan. Sabi naman po ng ibang workers, o paano yun? Pare-pareho naman ang hangin na aming doon nasasagap sa loob ng ospital. Bakit ay sasabihin nila sila lang ang nakakasagap ng virus? Airborne po itong ating virus. Yun po sinasabi nila. Kaya sabi nila, dapat walang ganyan. Kasi yan naman po 5,000 for 22 days. Yun po. Yes. So kung ikaw po ay nakapag-duty ng 22 days, ay di, pareho lang po kayo dahil yung alang, syempre, yung iba ay directly talagang kasalambuhan nila yung COVID patients. Pero lahat naman po ngayon, sila po naman talagang mas protektado. No? Iba ang suot nila sa suot ng iba na hindi naman directly in contact. Opo. Oho. So, sa madaling salita po, Dr. Degrano, something is wrong with the law. Tama po ba? Ay, siguro yung implementation po. Dahil ang nireklamo naman po ng aming ibang private hospitals ay sa halip na pag naibaba na po yung pera dapat sa mga regions at sa mga provincial offices ng Department of Health, dapat po yun ay diretso na sa mga private hospitals. Ang nangyayari po, minsan yung iba, pinapadaan pa po nila sa local government units. Ay doon po nagtatagal minsan ang pamamahagi nito. Yung iba po ay pinapadaan pa sa mga tinatawag na board resolution, etc. May alam po ako na 3 linggo na nasa local government units pa, hindi pa nila may pamahagi. Hinihintay na ng mga kaya nagagalit po yung ibang healthcare workers. Sinasabi nila, bakit ba iniipit nila itong aming itong mga SRA namin? Yun po. Oho. Sandali, yan po ba ay tama ho bang paraan na idadaan po ba sa LGU o ano ba hong nalalaman ho nyo dyan na Dr. Degrano? Hindi nga po dapat eh. Kasi yun doon kaya po ako sumulat si Senator Mig Subiri
sinabi ko, kinomplain ko po yan. Bakit yung iba, ibang regions, bakit pinapadaan pa yan? Sinabi po nila na mali daw yun. Dapat pag mga private, pwede po siguro sa government kasi under sa kanila yon. Pero pagka po yung private hospitals, dapat po, ididiretso na dapat yan sa mga private hospitals. At hindi po lang inayari yun. Meron talaga po kaming alam na pinapadaan nila sa local government unit. Nako. So talagang, ano ho ngayon ang general sentiments po ng ating po mga healthcare workers sa mga private hospitals po, Dr. Degrano? Ay sila po eh, talagang umaasa pa rin na maibibigay. Kaya yun naman po ang aming sinasabi sa kanila. Ay talaga nagkakaroon po lang ng parang delay yan. Kaya po ibibigay din po. Ha? Ang tinatanong din po naman namin, ayun po kung na-discuss nila kahapon to, na dapat po 9 billion yan. 9 billion itong itong second tranche na ito. Eh ang nangyari po, parang 7.1 billion lang ang in-apply ng DOH. Sayang naman po yung almost 2 billion na ibig sabihin allotment na po yan. Eh nag-expire na po yun ng June 30. Ibig sabihin, kaya pa nilang habulin. Sayang naman po yung 2 billion na yun. Mm-hmm. With this medyo mabagal na pagbibigay po ng risk allowance at ilang pa mga benepisyo laan po sa mga healthcare workers po natin sa private sector ng mga hospital, bumaba ho bang moral ho nila at na-lessen ho ba ang kanila pong pagsasakripisyo ho to fight this COVID-19, sir? Medyo ganun po ang naramdaman ng iba. Akala po yun na pinababayaan na namin sila. Pero talaga pong kung alam nyo lang, itong mga private hospitals, mga hospital, ay halos araw-araw po yung nagpapalo up. Tinatanong nila, kung kailan nyo ba re-release, kailan nyo ganun po yun eh. Eh syempre, wala naman po kaming control doon. Dahil depende sa kanila, I don't know kung anong procedures ang ginagawa pa nila, kung anong mga bureaucracy po yan. Yan ang ating kinu-question. Bakit ganun tumatagal? And do you think that it will affect the services of these frontliners po natin sa kanila pong pagtugon po sa kanila pong mandato, sir? Siyempre po, siguro yung iba na de-demoralize niya. Kinasabi nga po ng ating mga alliance ng mga healthcare workers, ganyan. Medyo na de-demoralize sila. Pero siyempre tuloy-tuloy pa rin po ang kanilang ang paglilingkod nila dahil yun naman po kanilang sinumpang tungkulin. So, tuloy-tuloy pa rin po sila. Yun nga lang, inaasahan nila na sana because of this mga hearing ng Senate at Congress, may release agad itong mga kailangan ito na talaga naman po dapat ay ibigay sa kanila. Okay. May iba ho tayo, Dr. Degrano, with regards po, dahil bukas, magpapaso na po itong ECQ ho natin and hindi pa ho natin batid kung ano po ang isusunod pong declaration po ng ating pong IATF at ating po Pangulong Duterte. Kung itutuloy po ba, palawigin po bang ECQ? Sa inyo pong palagay po, bilang kayo po nasa mga ospital, sapat ho ba itong dalawang linggo pong ECQ, sir? Kung kami po ang tatanungin, siyempre ay mas gusto namin na maipagpatuloy yan dahil po, siyempre, yun po ang objective natin. Ang objective natin ay huwag masyadong magkaroon ng movement ang mga tao, huwag magkamasama sa mga, yung social gatherings para po hindi magkahawahan. But siyempre, winiway po yan, binabalansi po yan ng ating mga IATF at siguro naman bago sila maglabas ng additional ng bagong recommendation ay pinag-isipan nilang mabuti dahil kawawa din naman po ang ating mga kababayan na sa PND po masyadong makapagtrabaho ng husay. Opo. Pero sa ngayon, as we speak, ang ating po mga private hospitals po ba, Doc, ay masasabi na ho ba natin na yung healthcare utilization po ba ay medyo bumaba na ho ba yung porsyento or talagang punuan pa rin po? Punuan pa po, mataas po. Mataas pa po ngayon. Doon po nga sa mga ibang ospital namin, marami rin yan, naka-waitlist na po. Doon sa, hindi lang po sila agad matanggap, syempre, dahil punuan na nga po. Yung iba po ay dinadala na sa isolation facilities. Yung iba na may ina-advise na kung pwedeng, kung kaya nilang mag-home care o sa bahay na lang, ay di through, yung teleconsultation na lang ang ginagawa nila. Kailangan lang mga 2 weeks po sila talaga na naka-quarantine sa kanilang bahay. Okay. Siguro pang huli po, Dr. Degrano, ano po ang inyo pong
mensahe po sa ating po mga kababayan at the same time po sa ating po pamahalaan. Go ahead, sir. Ayun po, sana po ay sa ating pamahalaan, marilis na natin ng husay itong mga benefits po ng ating mga healthcare workers. Ang nasa ganoon po naman ay magtuloy-tuloy ang kanilang ang sigla ng kanilang paglilingkod sa atin. At yung po doon naman sa ating mga kababayan ay ituloy po natin yung minimum health protocols, at kung may available na bakuna, magpabakuna na po tayo. Opo, habol ko lang po, Dr. De Grano, nararamdaman ho ba ninyo sa private hospitals, meron ba mga may mga alingas-ngas po ba dyan na they want to resign, gusto nilang tapusin na po ang serbisyo dyan sa mga private hospitals? May mga ganun po ba? Yung mga healthcare workers po natin? Ay, talaga pong meron ganun. Marami naman po ulit na nag-resign. Marami pong dahilan yan. Gusto nila siyempre yung mas mataas na sweldo. Yung iba, napapagod na, natatakot na kasi masyadong virulent itong ating, kakahawa itong Delta variant. At yung iba naman po yung nagpiprepare na rin sa gusto nila mag-abroad, siyempre. Ganun po, wala tayong magagawa sa mga ganun. Oho. Do you have that figure, sir, kung ilan ho ba talaga or percentage sa kasalukuyan po sa private hospitals? Siguro po, estimate lang ito na after nung April na Fed, around 5% po ang gusto na naman mag-resign. So, yung pong bago nating mga lisensyadong nurses, sana naman po ay mag-apply na sila. Kasi ganoon eh, mapunuan nila kung ano man ang kakulangan sa mga nurses natin ngayon. So, isa po sa mga problema ngayon po ng private hospitals, yung manpower pala, sir, no? Yun po, simula po naman noon, sinabi na namin sa Department of Health na yun ang aming malaking problema. Yung sa kama po, physically, may mga kama po yan. Pero ang problema po ay kung sino ang magmamanage itong ating mga pasyente. Nako, kailangan talaga matugunan po yung welfare talaga ng ating po mga healthcare workers para hindi po humantong sa ganun pong problema. With that, Dr. De Grano, maraming salamat po sa inyo pong panahon at magandang umaga po muli sa inyo, sir. Salamat po. Salamat po, Sir Alex. Magandang umaga po. Thank you po. Thank you, sir. Si Dr. Jose Rene De Grano po, ang pangulo ho ng Private Hospitals Association of the Philippines, so be happy. Thank you, sir. Okay, with that, at least narinig na ho natin ang punto de vista ho ng mga ospital no, sa private sector. At nakita ho natin na sila rin po, meron po silang ginagawa pong sarili lang validation that they submitted this sa ating pong pamahalaan para at least malaman. Dahil sila nakakaalam kung sino talaga ho yung mga direct contact. Pero sa kabuuan, if I just recapitulate kung ano pong sinabi ho ni Dr. De Grano, tama nga naman. Dapat nga po yung sa batas, medyo siguro, amyendahan na siguro ninyo. Dahil nga ho, lahat po ng mga healthcare workers po natin na pumapasok po sa mga ospital, kahit na hindi ho kayo direct contact with the patient, eh lahat po kayo, eh lantad po sa COVID-19. Di ba? Dapat ganun eh. So, dapat ibigay na lang po natin kung ano pong laan para sa kanilang benepisyo. Benepisyo na naman po yan eh. That is for their welfare. Kung sino man hong gumawa ng batas na yan, medyo talagang there's something wrong. Pwede ba paki-revisit po ninyo yan? Paki-amendahan siguro. Gumawa kayo ng amendment po dyan sa batas na yan para wala na ito time problema po dyan sinasabi pang validation na yan. Ang hirap talaga mag-validate po. Ha? Sasabihin po na isa pong nurse or any healthcare worker, sabihin niya, pumasok ako eh. Pumasok ako sa ospital eh. Hindi pa ba sapat yun na ako po exposed sa COVID-19? Pwede ako mahawa eh. O, di ba? Naku po. So dapat siguro baguhin po natin ang batas na yan. Tingnan, i-revisit po natin para at least wala ho talagang madidiscriminate po. Pareho na naman po sila mga doktor, pareho na naman po sila mga nurses, pareho na naman po silang pinapasukang pong ospital. Yung ospital po, lahat siguro po ng pasilyo ho dyan, infected na po ng COVID-19. So why not? Ilahat na ho natin. Huwag na ho tayo mamili. At huwag na ho natin padaanin pa sa mga validation na yan. Dahil dyan po tumatagal
At yan po, nagkakaroon po ng red tape. O kita mo yun, may binanggit pa si Dr. Negrano, eh dinadaan pa sa LGU, sa local government units. Para kay, ano, humihingi pa kayo ng kickback? Ha? Ay, nako talaga, oo. Yan ang problema ho natin ngayon. Ha? So dapat po i-address ho niya. Okay, sa ating po pagbabalik, kausapin ho natin ang Filipino Nurses United, ang Secretary General po nila. Walang iba kundi ang registered nurse na si Jocelyn Andamo. In a short while lamang po. Magbabalik po ang inyo pong IC sa alas 6, 32 sa po ng umaga. IC sa alas 6. IC sa alas 6. Kasama si Alex Santos. Okay, alas 6:34 na po ng umaga. Kumusta na po? Oy, good morning sa ating po mga listeners ngayon, ha? Yung mga ilan po natin dito, yung mga registered nurse pa, no? Na mga talagang ng ibang bansa na lamang ho para at least maayos po ang kanila pong mga welfare ho nila. At the same time, yung pong kanila pong kabuhayan. Dahil nga ho, yung pong mga kababayan natin dito na nagtitiis po sa ating pong bansa, hoping na sila po'y aalagaan ng ating pong pamalaan. Pero ito nakikita ho natin, no? Parang yung welfare ho nila ay hindi masyado po nabibigyan po ng pansin. Pero dapat yun talaga ang uunahin po, i-prioridad po ang welfare po na ating po mga healthcare workers. Okay, nasa linya ngayon po ang Secretary General po ng Filipino Nurses United. Walang iba kundi si Ma'am Jocelyn Andamo. Ma'am Jocelyn, good morning po ma'am, si Alex Santos po. Ay, good morning po, Sir Alex, at saka sa inyong mga taga-subaybay. Opo, kayo po ay dumalo sa hearing kahapon dyan po sa Senado. And I'm sure inyo pong narinig po, no, ang magkabilang panig, ang sagot po ni Secretary Duque tungkol po dito sa special allowance po na binibigay po sa ating po mga healthcare workers. Sa tingin ba ho ninyo, lahat po ba nakatanggap na ho ba, ma'am? Sa ngayon ay hindi pa po. Napakarami pa po ang hindi nakakatanggap ng SRA kahit sinabi nila na na-download na ang mga pondo sa mga regional offices nila. Hindi pa po nakakatanggap kasi marami pa po kaming mga natatanggap ng mga emails na nagsasabi na hindi po sila nakakatanggap. Mula po yan sa iba't ibang probinsya. Mula po sa pampribado at pampublikong sektor ng mga healthcare facilities. Opo. Do you have the numbers po ma'am kung ilan po ho yung nakatanggap at yung hindi pa nakatanggap po dito ma'am sa mga kasama natin mga nurses? Wala po kaming numbers pero meron po kasi kaming ginawang survey na kung saan majority, which is 88% ng aming respondents, nagsabi na hindi nakatanggap ng SRA mula December 20, 2020 hanggang June 30 ng 2021. At yung mula September hanggang December 19, 2020 ay 68% ng aming respondents hindi po nakatanggap. At after po nung survey namin, meron pa kaming mga panawagan na magpadala sila sa amin ng email. At meron pa pong dumarating ng mga email sa amin mula sa iba't ibang probinsya na hindi po sila nakatanggap ng hazard pay. At sa pampublikong sektor, hindi lang SRA, pati yung active hazard duty pay ay problema din po. No? Bukod pa doon, meron tayong tinatawag na COVID-19 hazard pay. Ibig sabihin po, yes, pagka nagkasakit sila, meron dapat silang compensation na 15,000 pesos na mild and moderate COVID-19 po yan. Pero hindi pa natatanggap ng pampribado at saka pampublikong nurses din po at manggagawang pagkasugan. So napakarami pa pong dapat agaran sana ay matugunan. Yan ang hinihintay po namin. Opo. At Ma'am Jocelyn, ano batay sa inyo pong survey na ginawa at tinanong ho ninyo ang kanila pong mga kalagayan, what's the reason behind? Bakit hindi daw ho nila natanggap po, ma'am? Ang maraming reason na sinasabi nila ay yung iba pong nakatanggap ay sinasabi na ito lang ang binigay ng DOH. So, ang mangyayari, paghatian ninyo. So, yan lang ang inyong matatanggap. Pero dun sa mga nakatanggap po ay napaka-konti. Napakaliit na porsyento. So, hindi nakatanggap
ay sinasabi na wala pang pondo, wala pang budget. O kaya diretsong sinasabi sa kanila na walang pondo ang DOH. Ganon. Kaya marami hong nagko-complain sa amin dahil alam nila na may budget. Bakit sasabihan sila na walang budget? Yun po. Opo, kaya at the same tutusin, time, marami, sige, po kasi kaming, marami po kaming sama-samang pagkilos na ginawa at ilang beses po kaming nakapag-dialogue. At yung sinasabi po sa hearing na noon lang nagawa yung release ng budget na June 25, eh kumbaga ano na po yun eh, almost photo finish kasi mag-expire yung bayanihan to June 30. Eh kailan pa po kami nakapag-dialogue? Nag-start kami ng 2020, tapos may April dialogue kami, may June, first week kami nag-dialogue. So parang napaka ano, slow motion ang kilo, samantalang ano ho tayo, nasa public health emergency, no po. Opo. At Ma'am Jocelyn, na lagi pong sinasabi ho, ang rason po ng DOH ay kaya daw ho natatagalan or kaya naantala ho pagbigay ng SRA or any benefits or hazard pay para sa ating po mga healthcare workers, especially mga nurses, eh doon daw ho sa validation daw ho yata ang ginagawa. Ano sa tingin ho ninyo, ma'am? Isang reason po yun. Unang-una, meron po tayong problema doon sa guidelines o sa batas. Kasi yung phrase po na nakalagay na directly catering to or are in contact with na health workers, in contact with COVID patients na health workers ang makakatanggap ng SRA. So, nag-subject yan to different interpretation. Tapos, hindi lahat ng health workers ay in-include sa lista. So sabi nila, i-validate yan ng pinaka-chief, medical center chief, at saka ng DOH. So sa dami ng requirements, sa dami ng prerequisites, and then yung process, eh maaring nagpabagal po. Pero kahit na, dahil kailan pa po ba na-extend yung bayanihan to? Kailan pa po na-approve ang bayanihan to? Diba po, way ahead, no? September yung ano, yung sa bayanihan to, tapos na-extend na lang po yan. Ibig sabihin, sobrang bagal. Kung tayo po ay sincero na gusto nating tumulong sa mga health workers, sana pinasimple natin at yung pong guidelines, hindi kailangan yung mga nasa COVID-19 wards lang. Or ito kasi yung sinasabi nila, masyadong subject sa misinterpretation, yung directly catering to or are in contact with COVID patients. Yun talaga isa pong problema. Pero another factor po yung talagang napakabagal ng sistema po ng ating pamahala. Okay. Pero ano ho bang nasa sa loobin po natin po mga nurses sa ngayon na yung moral ho nila ngayon, parang feeling ba ho ba nila hindi talaga nila matatanggap po itong mga benepisyo lahat para sa kanila? Marami po ang ano pa rin, nagdududa kasi nung nag-update po kami kagabi nung usapan sa Senate Blue Ribbon Committee, parang parang totoo ba yan? Parang gano'n. So, hindi po natin masisisi dahil sa tagal na panahon po na naghihintay ng deserved na benefits ang mga manggagawang pangkalusugan. Pero, ang sa bahagi po namin, hindi rin po kami magbababa ng aming pagbabantay. Kasi kung hindi po ito matutupad talaga, ang mga health workers po ay merong nakakasang sama-samang pagkilo. Okay, lastly, question ko po sa inyo, ma'am. Meron pong panawagan, especially po dyan sa Senado at siguro sa ibang sektor, no, na for the resignation of Secretary Duque. Kayo po, ma'am, sa Filipino Nurses United, ano pong stand ho ninyo dito? Are you still calling for the resignation of the Secretary of DOH? Kasi po last year, nagpahayag na kami ng ganyan. Dahil sa kabuuan po, may pagtingin kami na yung pandemic response ay napaka-inadequate, napaka-bagal, hindi po komprehensibo. Kaya naman ito ay nagdudulot
ng paglala ng pandemya at syempre yun pong mga pagkakasakit at pagkamatay na hindi pa dapat mangyari. Ito po ay mga bagay na dapat maiwasan. Kaya ang mga nurses on the ground, sila po ang nagbabanggit na ito ay ano, napakalaking inefficiencies at incompetence na po on the part of the Department of Health. Oo. If in case, kung kayo po ay nananawagan para sa resignation ni Secretary Duque, sa tingin ho ba ninyo kung sino may papalit sa kanya, will that solve the problem po, ma'am? Siyempre po, hindi lahat na ano, masosolve ng Department of Health. Pero dahil sila po ang pangunahing kagawaran, malaking bagay po dahil kailangang i-rescue na po ang mamamayang Pilipino sa isang napakalaking public health disaster. Kasi ito po ay state of emergency na kailangan ng mabilisan na aksyon. Okay, sige po. With that, Ma'am Jocelyn, thank you so much po sa inyong panahon dito po sa DWIC. Ingat, ma'am. Maraming pong salamat, Sir Alex. Thank you po. Si Ma'am Jocelyn Andamo po, ang Secretary General po yan ng Filipino Nurses United, FNU. Thank you po. Magandang umaga rin po sa inyo, ma'am. At sa lahat po ng mga nurses na nakikinig, ha, ay nako talaga, problema ho natin talaga. So, if I may say with my short siguro mga editorial ho natin, no, with regards po dito sa issue na ito. Ayan, ganito, meron na naman ngayon, panawagan, mga mambabatas, nananawagan po sa resignation po ni Secretary Duque. Ang tanong ko po sa inyo, if Secretary Duque resign, will it solve the problem? Ito po sa pandemyang ito? Sa akin po palagay, ha, sa gana akin po, kahit na sino po siguro na ilagay mo dyan, if the system of procurement, at yung pag-remiss po ng ilan po natin mga tao po dyan, na hindi tumutugon po sa tungkulin nila, mga nasa ilalim po ng pinuno ng kagawaran, especially po kay Secretary Duque for that matter, wala rin po mangyari po dyan. Kahit na ilagay mo siguro po dyan ang isang santo, malinis, at walang bahid, if the system is bad, lahat po hahamakin po talaga po niyan. Siguro, hindi lang po sa government po, ha, may ganito pong problema. Even sa private sector po, ganun rin pong problema. Kapag wala ho ang ginagawa ng inyo pong pinuno, down the line, at may inyo pong mga nasa constituents po ni punya dyan, wala pa rin po mangyari. Ngayon, it's not about resignation, it's not about ipukol kung sino pong tao na nandyan sa Department of Health. Siguro, tama na meron pong sumisilip sa kanila pong, that is the mandate of COA. Pero sa tingin natin, siguro let them explain. Antayin natin mag-explain po ang DOH. Pero hindi siguro pang matagalan po explanation. Ha? Gusto nila maaga, mabilis. At dapat pong tugunan itong mga problema po na ating po mga healthcare workers. Ilan po aking po masasabi tungkol dito sa issue na ito. Magbabalik po ang inyo pong IC sa alas 6. 6:47 na po na umaga. IC! Sa alas 6! IC! Sa alas 6! Kasama si Alex Santos. Okay, we got 12 minutes ago bago ho mag-alas 7 na umaga. Uy, pag-usapan natin itong ano, no? Dahil baka tonight, siguro sa mga susunod na araw, baka siguro po sa August 20, dito na maglalapse po yung ano, no? Yung ECQ natin. Hindi po natin alam, no? Kung ano po ang next na quarantine na classifications po ibibigay po sa NCR at may ilan po mga lugar na consider po na high risk pa rin po sa COVID-19. Kung tutusin, kung pagbabatayan po natin ang number of cases, medyo buwababa na ho, no? From 14,000 sa tatlong magkasunod po na araw, noong pong August 17, umabot po tayo sa 10,000 lamang, no? Tapos sa kahapon, 11,085 positivity rate,
medyo mataas pa rin po yan, no? 23.4% pa rin po. So dapat, pati yung mga namamatay, ang dami. Kahapon po is 161. So siguro ito yung pagbabatayan po na ating po mga, ano, no? Mga ating po mga eksperto kung ano ang ilalagay po na quarantine measures po sa atin. Dahil mahirap talaga, balansihin po talaga. Pero ang problema ho dito, ECQ na nga, dami pa rin po mga, ano, no? Marami pa rin mga sumusuway at hindi sumusunod. Actually, ito po report ng ano, no, mga violators po sa mga health protocols. Ha? From August 6, kung saan po nagsimula po ang ating pong ECQ, hanggang August 17, kita nyo, ha? Ang dami ho ang mga nagbabiolate pa rin po. Sa NCR, oh, kita nyo, daily average po is 9,000. Sa NCR Plus, 26,000, 36, daily average po yan. Sa buong Pilipinas, 43,064 po ang mga violators na yan. Kung ito po mga violators na ito, titingnan ninyo yung numero na yan, kapag yan po ay hindi po sumusunod sa mga alintuntunin, mga guidelines po natin para tayo po'y maligtas po sa COVID-19, sigurado po, yan po yung numero. Everyday po, natatamaan po ng COVID-19. Sigurado ako dyan. Ha? So, kapag tayo po, mga kababayan, ay hindi pa rin po tayo nagbago and we don't contribute anything para humasobang ang problema ho natin, kayo po ang nagbibigay po ng problema ho sa pagtaas po ng COVID-19. Hindi na po ito gobyerno. Tayo talaga. O actually, ito po, nakita ko po ito sa, ano, sa Davao City. Kita nyo? Meron pang isang sound system na isinakay pa sa truck. Nagtawag ng tao. Ito palang lugar nito sa Davao, eh maganda pala yung area for viewing. O, kita nyo? Nagkaroon po ng super spreader event po dyan. Ayan, o, kita nyo? Parang nagkaroon ng piyesta po doon. Ayun, o. Dinadayo ng mga nakamotor. Ito po sa Davao City po yan. O, kita nyo? O, yan. Isa po yan sa mga, ano, masasabi natin, violations po yan. O, yan, o. O, ganda naman talaga ang lugar. Pero, sino dapat pong sitahin ho dyan? Barangay? Ang city government ng Davao? Ha? O mga kababayan ho natin na talagang hindi makaiwas para ho dumalo po dyan na magtipon-tipon? O, nasa sa inyo talaga ho yan eh. O, kinausap yung barangay, hindi daw niya alam. At biglaan lang daw pong sumulpot yung pong truck na may dala pong napakalakas pong sound system. At na parang nagtatawag ho ng tao para tumungo doon. Akala ho siguro ng ilang tao, nung narinig ho nila yung malakas ang music, eh alam ho nila, uy, mukhang may piyesta. Tara! O yun. Nagsulputan po ang ilan po mga kababayan natin doon. Ay, napalaga. So, ilan po sa mga hindi ilan po. Pag ganito ang ating pong actuation sa mga tao ho natin, wala tayong disiplina, wala tayong pagsunod, eh ilang araw nga lang ho, ilang linggo pong isinilalim po tayo sa ECQ, pero hindi ho natin magagawa. Eh paano ho bababang na numero ho natin ho yan? Ay nako talaga. Anyway, wala si ano no, wala si chairman ano. Sino bang naka-duty ngayon dyan? Si Yas ba? Wala ba si chairman? Wala si chairman no. Chairman Abalos, gusto natin sana tanungin kung ano pong recommendations po ng Metro Manila Council kung sila po ba ay payag na ibabaho tayo from ECQ to MECQ. At mag-ano na lang, granular, lockdown, at hindi na yung pangkalahatan po, seryon. Mahirap talaga. Ha? At the same time, wala nang pondo. Wala ako tayong pamigay na hong ayuda. Ha? Hirap na nga hong maghanap ng pagkukunan ng pondo para sa financial assistance para sa ating mga kababayan. Ay, nako talaga. Yun ang problema. Si Hiyas pala o, ayun, nagre-ring lang daw. Anyway, kunin muna natin report bago tayo pumalawot pa sa iba po mga topic. Eto, kunin natin report ni Patrol 5 Ayupanco tungkol po to sa isang organization na mga manggagawa sa Simbahang Katoliko hiniling na managot ang Department of Health. Detalye po kay Patrol 5 Ayupanco. Kuyang, go! Pare Alex, magandang umaga sa ating mga kababayan. Hiniling ngayon ng isang organisasyon ng mga manggagawa sa Simbahang Katoliko na managot ng Department of Health o DOH sa mga questionable paggastos ng bilyon-bilyon pisong COVID-19 funds sa pahayag ng Church Workers Solidarity o CWS na rapat lamang na malaman ng publiko kung saan at kung paano ginastos ang nasabing pondo lalo na ngayong naharap sa pandemya ang bansa. Ayon kay San Carlos Bishop Gerardo Alminaza,
chairperson ng CWS, naniniwala sila na ang mali o hindi tamang paggastos ng public funds ay isang uri ng krimen. Matatanda na nakitaan ang ilang umano'y kakulangan sa tamang paghawak sa pondong aabot sa 67 billion para sa pandemya ang DOH base sa report ng Commission on Audit. Nabatid pa sinilabas na report ng COA. Nabigo rin magamit ng DOH yung 59.124 billion mula sa 2020 budget nito at hindi rin nagamit yung 11.8 billion na COVID-19 funds. Ayon kay Bishop Alminasa, ang mga hindi nagamit na pondo ay maaari pa sanang magamit para makapagligtas ng libu-libong buhay ng tao kung nagamit sana ito sa maayos na mga programa para sa kasalukuyang kinakaharap na krisis. Ang naturang pondo rin sana ay nakatulong para hindi ganong nahirapan ang kasalukuyang kondisyon ng mga medical frontliners sa ating bansa. Kung maalala, libu-libong health workers ang nadismaya dahil sa hindi naibigay ng mga benepisyo at hindi rin nailabas agad ang hazard pay sa takdang oras. Suportado rin ng CWS ang planong protesta ng mga grupo ng health workers mula private at public hospitals. It is Patrol number 5, IAU Pangkanagulat, sa implementa ng lakas, DWIC. Okay, thank you, Kuya Ngaya, sa report mo. Okay, with regards po dito sa yung survey pala ho na inilabas po ngayon. No? Ang survey po, ito yung sabi sa survey no na about po to sa vaccination. Ang sabi ho, tinanong siguro, gaano ka, ano ang palagay mo sa ginagawa pong vaccination, yung usad na pagbabakuna, yung rollout po ng ating pong vaccination program, ng ating pong pamahalaan. Marami nagsasabi na 50% doho ay medyo mabagal. 45% naman ay nagsasabi naman po na maayos naman. All right, ang usad ng ating pong rollout ng vaccination program ng gobyerno. Doon naman po sa mga vaccination site, ang tanong, kung gaano ho ba ka-accessible po ang ating pong mga vaccination site. Sabi ng ilan, 68% po nagsabi na easy access, madali. Meron naman nagsabi na 30% may access nga, pero nahihirapan sila. At yung 29% naman po nagsabi na wala daw hong access ang ilan. So, medyo mataas naman po yung may access. Kaya, sabi nga ho ni Dr. Ted Herbosa no, sa laging handa briefing, pinag-uusapan na daw ho sa National Task Force, sa kanilang grupo, na kung maaari, mas gawin pong accessible pa rin po ang pagbabakuna. Meron daw ho mga plano na dapat daw po ay buksan kahit na daw sa mga butika, meron daw ho mga pharmacies, pwede yung pharmacy ko, tawag ito yung mga butika nga, lagyan ng vaccination sites o doon. But at least, ito yung madalas pong pinupunta ng ating mga kababayan. Sa Amerika nga ho, di ba? Sa Amerika po ay binubuksan ho nila kahit na yung mga malalaki pong mga, hindi naman malls ang tawag o doon, tulad ng Walgreens, nandun, sa kanila libre, di ba? Libre naman po tayo dito. Pero yun nga lang, dapat may mga areas kung saan po yung puntahan ng tao, pwede kang mag-request for a vaccination. Dito kasi sa atin, through scheduling, medyo naantala, matagal, di ba? Pero dapat, yun sa Amerika kasi is for general public na rin po yun. Dito sa atin kasi, meron tayong binibigyan priority, kaya medyo hindi po ganun kabilis yung accessibility po para sa lahat. So, dapat, tuloy pa rin po natin yung may scheduling, may sistema, para hindi po magkaroon ng labo-labo, no? Hindi po tayo nagsain po ng mga tao po dyan. Siguro, kapag natapos na po natin ang mga priority list, tulad po nitong sa mga A2 at A3, eto na, kulang talaga ho yung A2, yung ating po mga senior citizen. 44% pa lamang doho ang mga nababakunahan. So, dapat, sila ho yung matapos na. Yung A3, medyo malapit-lapit na po sa 100% nito. So, talagang may kulang pa ho sa mga matatanda, mga senior citizen. Kaya, kayo ang dapat po mauna doon dito. Dahil kayo po ang lantad sa COVID-19. O, kita nyo naman, kapag A2, naku, mataas po ang deaths sa mga senior citizen. Umabot po ng 60% ng number of deaths po natin. 30,000 na tayo, no? Sa numero niyan,
60% of that is 18,000. At lahat po yan, senior citizen. Kung ayaw po hunin yung magbabakuna, mga lolo, lola, mga kuya, ate, eh talagang kayo po ang lantad po sa posible hong mamatay. Ha? So ingat po tayo. Ha? Kung kayo po ang inuuna na, prioridad, eh dapat siguro po tumungo na po tayo sa mga vaccination sites. Magpasama ko kayo sa inyo pong anak o di kayo sa inyo pong apo. Ha? Ako na medyo may edad na, hindi po yung bata. Ha? Para at least kayo po ay mapasamahan po at mabakunahan na. May mga ano naman tayo, may mga drive-thru na ho. Ha? Tandaan natin, kayo po ang vulnerable. Kayo po madali pong tamaan ng COVID-19 at dahil po sa maselan po ninyong kondisyon, maaring kayo po ay ma-hospital o di kaya po ay mamatay. Knock on wood naman po. Hindi ko naman po pinapanalangin. Pero dapat, meron po tayong panangga para hindi po tayo humantong sa kamatayan. Okay? 7 o'clock na po. At maraming salamat po sa ating po mga listeners. Sina Mon Helido, good morning sa iyo. Nancy Rimonde, si Angel Shum, Cesar Lopez, isa po itong ano, no, nurse. Sino pa bang mga ano natin? Si Alson Lopez, magandang umaga sa iyo. Sino pa ba? Mga late viewers so natin sa ating pong Facebook page. Meron pa sina, happy birthday nga pala kay Fred Belamala. Isa po naming engineer po dyan sa aming pong himpilan, dyan po sa DWIC sa Pasig City. Happy birthday sa iyo, Engineer Fred. At sana ay pagpalaing ka pa na ating pong may kapal. Si Blue Maroon, magandang umaga. Si Erlinda Vlog, Benedict Lacerna, good morning. Sino pa ba? Nestor Rivera, good morning. Promencio Kitevis, sino pa ba? Paulit-ulit lang itong ano, pinadala mo dito. Si Vicente Tiaga, yun, nabanggit ko na, no? Si Kahana, si Genkuro Shuriken, si Roderick Ganadin, good morning po. Ayun. So thank you so much po sa pagsama sa isang oras po na talakayan dito po sa IZ sa Alas 6. Ito na po, mensahe po ni Boss Edgar Camagon. Masahin po natin, the key to happiness is not that you never get angry, upset, irritated, frustrated, or depressed. Rather, it is how fast you decide to get out of it. Live a happier life. Think good, thank God, and thank God. Please stay safe. God bless you all. Thank you so much, Boss Edgar, at magandang umaga rin po kay Ma'am Sharon Tan at sa inyo pong pamilya. Until tomorrow, magkita-kita po tayo. Ingat po kayo. Susunod na po mga balita. Bye! I see. Sa Alas 6, kasama si Alex Santos.